Ito yung aming Suzuki Espresso na more than 3 years old na. At ito yung sinasabi kong bangas. Ayan o. Na yupe yung plastic at nabitak na yan eh. Okay, set up muna natin yung camera. Kung nakasentro ba. Alright. So good morning sa inyo. Good day sa inyo mga bossing. Ngayong araw na to, pupunta ako sa pinakamalapit na auto repair shop dito sa aming opisina. Mamaya papakita ko sa inyo kung bakit. Meron kasi tayo ipapagawa na minor lang naman, pero kasi gasgas siya eh. May tama yung ating front bumper. Pakita ko paglabas natin dito sa opisina. Bali, hinatid ko si Mrs. ngayong araw. Tapos pagkahatid ko, labas na kagad tayo. Same company lang kasi kami ni Mrs. nagtatrabaho. Kaya mas convenient na dito ko na rin ipa-repair sa pinakamalapit na auto shop. Okay, nakalabas na tayo. Malapit lang dito yung auto repair shop na pinagtanungan ko. Pero bago ko i-explain lahat, pakita ko sa inyo yung gasgas na sinasabi ko na kailangan nating ipa-repair. Mag-hazard lang ako dito sa tabi. Hanap lang muna tayong pwesto mga bossy para makapag-vlog tayo. Overtake ko na to. Diretso tayo. Ali, nandito ako ngayon sa McKinley, sa may Taguig. Ayan, dito kami nag-o-opisina ng aking misis. Wala pa siya ngayon sa vlog, pero mamaya pagka-out niya, syempre kasama siya sa ating video. Ito, pasok ako dito. Pwede na ako mag-hazard dito para makapag-vlog ng saglit lang. Napakita ko lang muna sa inyo yung gasgas na sinasabi ko na kailangan nating ipa-repair. Okay, pwede na dito. Okay, sa labas. Ito yung aming Suzuki Espresso na more than 3 years old na. At ito yung sinasabi kong bangas. Ayan o. Nayupe yung plastic at nabitak na yan eh. So yan, gandito. Yan. Yan, may mga tama. Ito rin, may mga tama na dito. Yan. Yun lang naman, yung iba dumi na. Pero ito yung kailangan natin ipa-repair, yung mga gasgas na yan. Especially ito, kasi kitang kita. Nasa front bumper pa man din. Ayan, halatang halata eh. November 2 nga pala ngayon mga bossing, holiday. Kaya maluwag ang kalsada dito sa ganitong oras. Ang oras na kasi ngayon ay 6:30 AM. Pero ganitong oras sa normal na araw, rush hour to. Traffic dito sa lugar na to. So dito yung repair shop kung saan ako nag-inquire kung magkano at gaano katagal bago nila maayos itong sira dito sa ating front bumper. Ayan, ano bang pangalan ng shop na to? Mamaya kuhanan ko ng video. So dito, kapark lang ako dito. At antay natin. Dapat bukas na yan kasi 6 AM ang sabing bukas nila. Okay mga bossing, nandito na ako. Natapos na ako sa work namin. And to give you a quick background nung nangyari dun sa gasgas. It's actually because nagpa-practice ako mag-drive nung time na yon.
Tapos, pauwi na kami. And then, nakasalubong ko yung napaka-kitted na eskinita. In one way lang siya. And ang nagkakasya lang dun is yung mga sasakyan na ganito. Yung mga Wigo, Espresso, and mga tricycle and motorcycles. Yes. So, para makadaan dun, liliko ka. Hindi lang basta liliko pa kaliwa, kundi less than 90 degrees pa yung ano, yung angle ng lilikuan. Tapos, hindi lang yon mga bossing. Downhill din siya. So, medyo ano siya, challenge siya as a starter. And nung mga time na yon, first time ko na-encounter na daanan yung daan na yon. Kaya anong nangyari, nung lumiko na ako, natamaan ko yung tawag dito, yung kanto ng pader. So, yun yung ano, pinanggalingan ng gas-gas. Luckily, safe naman ako and may mga tumulong naman sa akin. So, yes. Ayun yung istorya kung bakit nagkagas-gas itong aming Suzuki Espresso. Luckily, okay naman si Macy's and minor lang naman yung gas-gas na nangyari. Bali, on the day na nagasgasan itong aming Suzuki Espresso, nag-report ka agad ako sa aming insurance, which is Mercantile, at nag-reply naman sila kaagad at pinapa-prepare yung mga documents na to. Medyo madami, pero apat lang yung main documents na hiningi sa amin. Number 1 is yung ORCR, number 2 driver's license, number 3 yung photos, tapos may video pa dapat walk around ng aming sasakyan, at number 4 is yung quotation galing sa repair auto shop kung saan namin dadalhin. At meron pa rin kaming i-fill out doon na incident report. Yun lang. At good news kasi kapag nagpa-repair kami sa kanilang accredited repair shop, is ma-waive na yung participation fee. Kasi usually may participation fee ito na 2,000 pesos per panel. So marami naman silang mga accredited repair shop. Ang isa doon, pinuntahan namin is sa Makati para magpa-quote kami kung magkano yung aabutin. At sa Makati pa lang, bebe, pagpunta natin, parang isang oras na. No? Kahit malapit siya, umabot kami ng isang oras dahil sa sobrang traffic. So pagdating ko doon, napakadaming ginagawa. Puno yung repair shop. Tapos, pinikturan, kinuha yung aming details ng sasakyan, yung ORCR, tapos i-email na lang yung kanilang quotation na kailangan kong i-forward doon sa Mercantile. Tapos i-schedule. At ang di ko lang nagustuhan is possible daw na kailangan iwanan yung sasakyan. Usually tumatagal, depende sa mga i-repair, tumatagal ng 3 araw, 5 araw, or mas matagal pa. Which is hindi namin afford na iwanan yung sasakyan doon kasi everyday use namin ito, papasok sa opisina at kung saan-saan pa kami pupunta. Wala kaming pamalit na sasakyan. Kaya nag-decide na lang ako na hindi na lang ako mag-file ng claim sa insurance at dadalhin ko na lang sa may pinakamalapit na auto repair shop sa amin, which is yung kaninang pinuntahan ko nga. So 7 a.m. nag-start gawin itong aming unit. Ito naman yung naging proseso sa paggawa ng front bumper para bumalik sa dating itsura. Una is gumamit ng heat gun para lumambot yung plastic part na dapat ibalik sa dati. Plastic lang kasi itong front bumper ng Espresso. Tapos gumamit ng parang wood na flat para bumalik sa dating itsura, bumalik sa dating lapat. And then afternoon, application na ng masilya. Gaya niyan. Napakabilis ng paggawa nito mga bossing. Ilang oras lang, tapos na. After application ng masilya, yan, nagliliha na si kuya. Ayan. Bali, binasa muna yung masilya, yung part na kailangan lihain para mas mabilis at pino raw yung, or maging makinis yung kakalabasan. And then, after nyan, apply na ng primer. Yan, kulay gray na primer yung ginagamit ngayon. Pinasama ko na rin pala yung babang part. Ayan, kasama yan sa binayaran namin. Mamaya sasabihin ko kung magkano yung total cost.
para ma-repair itong front bumper na merong gasgas. And then after ng primer, ayan, naglalagay ng card sa bawat gilid para ma-separate yung black sa red. Ito, application na ng kulay red, same color. And then, ito na yung kinalabasan. Okay na mga bossing, all good na. So yan o, yan, bagong repair, bagong pintura. Pogi na ulit ang aming Suzuki Espresso. Wala na yung sira. Okay na okay yung paint. Okay na siya. Saglit lang, 10:15, tapos na ang gawin itong aming sasakyan. Nagbayad kami ng 4,000 pesos para sa repair ng front bumper. Para sa akin, medyo malaki yun eh, 4,000 pesos. Pero yung hassle-free naman kasi, di na kami kailangan pumunta pa sa malayo, imagine sang oras, para iwanan din yung sasakyan doon ng ilang araw, tapos magpe-prepare pa kami ng mga documents. Kaya diniretso ko na lang dito sa repair shop na malapit sa amin. Nagbayad lang kami ng 4,000 pesos. Yun lang yung downside. Pero in 3 hours, naayos na yung aming sasakyan. Pero kung malaki yung damage nitong aming sasakyan, definitely ipapasok ko siya sa insurance kasi malaki yung mga gastos dun eh. Pag may insurance, 2,000 pesos per panel lang. Yun lang, kailangan mong i-prepare yung mga documents at ready ka dapat na iwanan yung sasakyan ng ilang araw or weeks or yung iba months pa kapag ka sobrang lala nung kailangan i-repair.